A person under observation has tested positive for the novel coronavirus. This is the first case. Simula ng COVID, labis na naapektuhan ang mga tao mula sa ating ekonomiya, hanap buhay hanggang sa pag-aaral. Nakakalungkot, nakakabahala at parang walang pag-asa. But Filipinos are known for their resiliency. At ako bilang isang Pinoy ay babangon at babangon muli. There is an opportunity in every storm, ika nga nila. Ang Department of Education ay hindi naging pabaya. Sila'y nagsaliksik at nagplano kung paano abutin ang mga mag-aaral sa bawat sulok ng bansa upang ihatid ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Gamit ang teknolohiya, naging posible ang pag-abot ng edukasyon sa mga mag-aaral. Ako'y naabutan ng pandemya dito sa Davao. Akala ko hindi ko na maipagpatuloy ang aking pag-aaral, ngunit naging posible dahil sa ginamit na distance learning approach ng aking paaralan. Online modules, online classes, at online performance task. Kahit nasa gitna ako ng pandemya, nagawa ko pa rin gampanan ang aking responsibilidad bilang isang mag-aaral. Kayanan ko rin maging aktibo sa aming organisasyon sa paaralan na SSG bilang isang sekretarya. Nagawa ko rin makatulong sa ibang kabataan sa pamamagitan ng pagiging aktibo sa mga youth organization dito sa Davao, kung saan nagbigay ng pag-asa at katuwaan sa mga kabataan online. Madalas rin akong magkakaproblema tulad ng mahinang internet at pag-corrupt ng mga files ng aking mga modules. Bagamat mayroong mga problema, nagagawa ko pa rin itong tapusin anuman ang mga gawain na ibibigay ng aking mga guro. Ang aking buhay ay isang patunay na kahit may pandemya, kaya nating mag-aral, lumahok sa mga gawaing sibil at magbigay pag-asa sa kapwa natin kabataan. Hanggat andyan ang ating mga gabay, ating pamilya, mga guro o mentor, at higit sa lahat ang ating Diyos. Ngunit gusto ko pa rin muling magkasama tayo at magkita face to face. See you after COVID. 70 years later. Uy, classmate! Kita na gagid kita. Tapos na gid ang COVID. Yeah, congrats sa aton!